Kamusta mga bossing? Ito na naman tayo sa another vlog. This is Jameer Goldfish at welcome sa ating channel. Ayan na pala si Charizard at saka si Katakuri yung nasa unang video. 4 out na po yan at nakuha po siya kaagad. Maraming salamat po sa nag-purchase, taga Pasig pa po siya. Ito din po yung potential grade natin, na out na din po kaagad mga bossing. Nahiritan po tayo dahil i-entry daw po yan sa Endeavor. Endeavor, yun po yung groom your own goldfish. Pwede kayong sumali ng grow out challenge tapos sarili nyo yung isda. Pwedeng own breed or hanap po kayo ng potential grade na maliit pa, mga nasa 6 cm ho siya. Mamaya papakita ko sa inyo mga boss kung paano sumali dun sa groom your own goldfish. Nakuha kagad yung mga Sakura ST natin. Yan si Katakuri, potential grade yan. Si Charizard, mat grade. May konting fault siya sa caudal tail. Mas mataas yung dulo nung isa sa caudal tail, yung top caudal tail niya. Pero yung wen growth, tsaka body, tsaka color, goods naman siya. Maraming maraming salamat sa nag-purchase, taga Pasig pa yan at buti nakarating po ng safe. Ito, nagka-problema ako dito kasi nabutas yung plastic, mali yung ginamit kong pantali, yung cable tie. Kaya pasensya na po, maraming maraming salamat po sa pag-intindi kay Ma'am Leslie po, shoutout po sa inyo. Buti nakarating ng safe at maganda daw yung Jumbo ST natin. Ito naman yung Rancho, na out din natin agad. Yan, taga 13 yung kumuha niyan. Ginamitan na natin ng goma para safe kasi yung cable tie mali talaga yung kasi may matalas na part. Na-champuan na tayo kasi marami na rin tayong na-deliver pero safe naman dumating. Kaya ngayon babaguhin na natin yung packaging natin. Salamat din kay sir sa nag-purchase ng rancho natin. Shoutout kay Boss Grim Reaper. Pangalawang kuha niya na to sa atin. Maraming maraming salamat po ulit, Bossing. Salamat at magaligod din ang aking rancho dito sa taas. Thank you, thank you, thank you. Ayan, first calling na tayo mga boss. Yung mga single tail, yung may mga deform, may pulled yung tail, yung fused tail yan, nilalagay ko sa baba. Pero meron din akong nilalagay na sobrang liit pa kasi dalawang batch siyang na-breed ni Boss MFL Goldfish. Unang batch, tapos after 2 days, naglay uli yung breeder natin. Tapos, yun, nag-hatch uli, minix ni Boss MFL, kaya meron tayong maliliit dyan, tsaka malalaki. Ginawa ko ngayon, kinal ko yung sobrang maliliit, nilagay ko sa baba para mapag-grow out pa natin. Ayan, ang ganda ng sikat ng araw dito, kaya maganda to masetapan ng sump filter para mas gumanda yung water quality at saka yung mga grow out natin. Mabilis lumaki dyan. Ano yan, dalawang 100 gallon yan mga boss. Kita nyo, sobrang dami nung fry natin. Magiging madami talaga yung selection natin nito. Sobrang ganda nung sikat ng araw dyan. Nung nagkakalako, talagang tagaktak yung pawis ko. Okay mga boss, update muna tayo sa grow out challenge natin sa Oragon. Ito yung rancho natin. Wala pang pangalan to eh. Baka may naisip kayong pangalan mga boss, i-comment nyo lang. Maraming salamat po. Ito yung initial update natin. Bali, next month, March 5, update uli tayo. Papakita ko sa inyo yung progress nito mga boss. Sana mapaganda natin. Wala pa talaga akong maisip na pangalan dito eh. Sana mag-wen growth to. Mahilig talaga ako sa mawen na goldfish. Tapos mapatingkad natin ng gusto yung kulay. Abangan natin yan, progress niya mga boss. Ito yung groom your own goldfish grooming challenge. PM nyo lang si Sir Ian Trico for more details and how to join. Ito, sinali natin to sa Groom Your Own Goldfish sa Endeavor. Ayan na yung update natin kay King. Yung kulay niya medyo tumingkad na, nag-orange. Tapos yung mga black pattern niya talagang lumilitaw na. Yung wen growth niya medyo kulang pa. Pero sana talaga mag-wen growth siya. Ang ganda nung hubog nung katawan niya eh. Yung tail, yung anal fin,
yung dorsal pin niya okay naman, pero syempre mas maganda kung mas mataas pa yung dorsal pin niya. Ayan, ganyan pagka kumilatis kayo ng show potential grade na SBST. Yung caudal tail niya, yung buntot sa likod, dapat medyo mas malaki yung nasa tuktok, tapos medyo maliit yung sa baba, tapos hindi bukang buka. Tapos yung dorsal pin niya, yung parang pin niya sa batok, dapat tayong tayo yan. Tapos yung yan, yung anal pin niya, mapapansin nyo, double anal siya, pero pantay. Tapos yung body curve niya, smooth. Yung curve sa tuktok nung dorsal pin niya, yung sa batok niya, ayan, smooth. Hindi bako-bako. Kaya ayan, yan talaga yung potential grade na pwedeng isali sa Goldfish Show. Simple lang talaga yung pag-select ng potential. Kailangan proportion lahat. Balanse yung tail, halos pantay. Yung dorsal pin, walang fold. Ganon din yung anal pin, pantay. Kasi yan yung mga tinitignan ng judges. Kaya sa pag-breed, konti lang talaga yung makukuha nyong ganyan. Karamihan talaga merong fold. Katulad nung na-breed ko si Yamato tsaka si Nori, ang na-hatch ko lang 90 pieces. Tapos ang napili ko lang na potential grade, 20 pieces. Kaya mas maganda kung madami talagang ma-hatch. Kunyari, nag-breed kayo, umabot ng 500 pieces, more chance na makuha kayo ng potential grade. Katulad ng breed namin ni Boss MFL ngayon, mga nasa 1,000 pieces yun kasi dalawang beses nag-lay. At saka ang kinaganda nun, compatible yung breeder natin. Kaya yung breed ni Boss MFL, ang ganda. Ang daming na-hatch. Hindi kasi magkapatid yun eh. Kaya maganda ang kalalabasan. Si Yamato at saka si Nori, magkapatid yun, inbreed yun. Konti lang yung notch natin kasi first time natin nagbreed. Pero kahit pa paano, ayan, may nilabas naman na magaganda, naglabas ng tiger. Kung napanood niyo yung previous vlog ko, pinakita ko yung lolo neto nila Wolverine. Ito na si Wolverine, yung update natin. Ang ganda nung ano niya, nung body niya ngayon, tsaka yung kulay. Tsaka yung wen growth, tapos yung dorsal niya mataas oh. Si Wolverine, ayan, makikita nyo, single anal siya. Pagka single anal, kailangan nasa gitna. Pagka tabingi yan or may fold, ano na yan, consider as mat grade. Pwede nyo magamit for breeding, pero for show, pwede nyo isabak, pero mahirapan manalo. Minus points na kagad sa judges. Balik tayo kay Yamato tsaka kay Nori. Yung parents ni Yamato tsaka ni Nori, Sakura tsaka Tiger, breed ni Boss MFL Goldfish yun. Tapos dun tayo kumuha ng pry. Ayan, nagbunga na yung ano natin, pag-groom natin kay Yamato tsaka kay Nori. Ito yung result ng breeding natin sa kanila. Lumabas yung Tiger line. Si Nori at tsaka si Yamato, material grade lang yun. Pag na-check nyo yung dati kong video sa kanila, makikita nyo yung fault nun, yung caudal tail. Si Nori naman, ang fault niya, yung anal pin. Tsaka hindi ganun kaganda yung caudal tail ni Nori. Gumanda si Wolverine, no? Kita nyo yung dorsal. Ganda. Pati yung caudal tail. Tapos mawen. Abangan talaga natin to mga boss pagka nag-room natin. Napalaki natin sila. Ito naman na si ano, si Taguro. Si Taguro laki to. Si Taguro liit na out na natin, nabenta na natin. Ito ang magandang wen growth. Nabalot na balot na yung mukha niya at saka yung sa ulo, makikita nyo, maumbok na. Ganda din nung hubog nung katawan. Kaya sinabak natin to sa Endeavor. Sana makalusot yung mga own breed natin. Nung pinost ko to sa FB Reels ko, ang dami nag-PM, naghahanap ng Tiger ST. Pasensya na mga boss, wala pa tayong ma-out sa ngayon. Gagawin kasi nating breeder to. Tapos try natin isabak sa online show. Sana makasungkit tayo ng trophy.
Huwag kayong mag-alala mga bossing, gagawin nating breeder to, papadami natin to para madaming makakuha ng tiger line natin. Solid na yung win nito ni Taguro. Nakaka-excite, mapalaki natin to, mapajambo. Sana male to si Taguro, tapos si King at saka si Wolverine female, para magkaroon tayo ng pure tiger line. Ito si Sub-Zero. Mana to sa nanay eh. Kay Yama to. Malaki talaga yung katawan. Tapos belly drop na kagad. Tapos yung wen growth. Doon din na mana sa ina. Gusto kong mapalabas yung tiger pattern na ito. Tsaka yung blue base na color niya. Ito siguradong female to. Gagamitin din natin mat grade to. Pero sana Sub-Zero maging white tiger ka, hindi maging white pussy. Abangan natin to si Sub-Zero kung magiging white tiger or snow white. Ito na pala yung entry natin sa Iloilo. Ayan, ito na yung update natin kay Sakuragi. Okay naman yung body niya, yung curve, yung wen growth. Wala pa masyado, yung pen dapple niya talaga maliit. Pero wala na tayong magagawa, i-groom lang natin. Baka mapaganda pa natin to, makalusot. Ito na yung mga fry natin. Yung iba sobrang liliit, kinakain ng malalaki kaya nilipat ko sa baba. Yung iba oh, kita nyo mga tapyas na yung buntot, tinatapyas ng malalaki. I-grow out muna natin sila sa baba, yung mga sobrang liliit. Baka potential grade yung iba dun eh, sayang. Ang bilis nung algae dito. Ganda kasi nung sikat ng araw dyan. Ayan si Liam, yan yung sidekick natin sa pagwa-water change. Ito pa yung isang secret natin sa pag-groom, yung Yakult. 2 times ako naglalagay niyan sa tangko, pampaganda ng kulay yan at saka pampataba ng isda. Ayan. Dahil 150 gallon yung tub ko, isang buyong nilagay ko. Pagka 75 gallon, kalahati lang. Tapos daily water change. Ito na yung breed natin na Oranda, yung black tie Oranda natin at saka kirin na entry kay Migoy Goldfish. Nakasipat tayo ng 2 potential grade. Check pa natin yung iba, i-update ko kayo mga bossing. Okay, hanggang dito na lang uli mga boss. Please like, share, and subscribe, and hit that notification bell to keep you updated, and God bless.